So ayan, welcome back naman to my channel. And for today's video ay mag-unbox ako or mag-unwrap nitong solar panel na in-order ko sa Shopee. And nabuksan ko na to, kaya. So take note lang, bago kayo magbukas ng ganito is kailangan mag-take ng video habang binubuksan, kasi karamihan ng seller ay hindi pumapayag ng mag-return or refund ko sakaling may sira nang wala kayo maipapasang video or ebidensya. In-order ko tong solar panel to kasi dati marami nagsasabi dun sa previous video ko katulad nito, yan. Marami nagsasabi na sold out daw yung 20 watts na 18 volts na solar panel na ginagamit ko dati. At ngayon ang nakalagay na lamang ay 20 watts na 12 volts. So para mapakita ko sa inyo yung kanyang specs at malaman natin kung pwede mo natin isama itong 20 watts panel na to dun sa dating panel na in-order natin dati, ay ito na nga in-order ko na siya para mas makita natin yung kanyang tunay na details. So ang price naman ito is same pa din katulad ng dati. So ito yung kanyang price. Yan. At ito naman yung kanyang loob. By the way, hindi ko pala na bubuksan mismo na, hindi ko pa siya natatagtag dito sa kanyang bubble wrap. Binuksan ko lang dito para ma-side ko lang ng konti. Kasi pag natagtag ko siya dito sa bubble wrap is mahirap na siyang ibalik. So ngayon, ito yung unang beses ko siyang tatagtagin, balot. So ayan. Ngayon natagtag yata yung kanyang ganito oh, sa gilid. Sabihan. So ayan, natagtag yung nasa gilid niya. And dito sila nakalagay sa bawat gilid. So ayan, as you can see naman yung kulay niya is kulay itim. And yung dating ang solar panel is kulay puti. So para mas makumpara natin ito dun sa solar panel na ginagamit ko dati, is kukunin ko siya para mapakita ko siya na mas maayos sa inyo. So kukunin ko. So ayan, nakukunin yung solar panel sa bubong namin or yung solar panel na ginagamit ko dati. So ito yon. At ito yung in-order natin ngayon. Kung mapapansin natin talagang magkaiba yung kanilang kulay. Ito is pure puti. Ito naman is itim. Sa size naman is parehong-pareho lang sila katulad nito. Yan, saktong-sakto din lang sila. And yung the most important is yung kanyang specs o yung nakasulat dito sa kanyang likuran. So ang specification nitong ating dating solar panel ay ito. Ayan. At ito naman, ang specification naman ay ito. So kung mapapansin natin yung kanyang specification is parehong-pareho talaga. Smart Home Ryzen, yung voltage niya 18 volts. Current maximum is 1.1 ampere. Size and weight is 447 by 347 and 17 mm 1.40 kg. So talagang pare-pareho sila. Yung open circuit voltage na 21.4 volts. Short circuit current or yung ISC is 1.22 amps. So talagang parehong-pareho sila. And dito naman sa likod niya is ganun din. Pareho nung dati natin solar panel. Ayan, wala din silang bypass diode. So okay lang naman na walang bypass diode kasi nga ang pag-connect lang naman ito is parallel kasi tayo ay naka PWM controller. So dito naman sa kanyang solar cell is medyo nagkaiba din sila ng konti. Ayan. Kung makakita nyo dito siya is dire-diretso siya, isang straight. 1, 2, 3. Dito naman sa kabila is yan. Kung makikita nyo is talagang nagkaiba sila. Dito is medyo putol yung isa. Tapos diretso, diretso, tapos putol ulit. So dun lang naman nagkaiba dahil sa power output nyo naman is konting difference lang naman. Ito medyo mataas ng konting-konti lang naman yung voltage. At ito naman is medyo mababa ng konti. And reasonable naman yon kasi nga itong solar panel na itong ginagamit ko is medyo matagal na rin. And matagal na talagang natenga ito sa init ng arawan. Ito naman is bago pa. So it's up to you na kung anong gusto nyo gawin dito. So para sa akin naman, ang gagawin ko dito is ikukunik ko sila into parallel or para mapagsama yung kanilang output current para mas mabilis ma-full charge yung aking battery. So pagdidikitin ko ang positive at pagdidikitin ko naman ang dalawang negative. So ayan, kung makikita nyo, dalawa na yung solar panel ko sa bubong. Ayan, pinagsama na ko na sila into parallel connection para magsama yung kanilang current. So dito naman, ito yung switch. Ito yung wire galing sa solar panel sa taas. At yung kanyang switch. And kung makikita nyo is hindi pa siya nag-charge kasi nga naka-off pa siya dito. Then buhayin ko na. So ayan. Ito nyo, nag-charge na siya ngayon. And kung makita nyo is wala pa ako ditong mga nakalagay na fuse or mga circuit breakers kasi nasa ano pa lang sila. Nasa shipping pa lang. In-order ko na. So next time mag-upload ulit ako ng panibagong videos o yung complete setup kasama na yung aking mga fuse na in-orders. Ngayon, tinan natin kung gaano kalakas ang kanyang current kapag hindi ganong lakas yung sikat ng araw.
Yan, nagbibigay siya ng 700 plus or 800 milliampere. And dati napansin ko kapag hindi gaanong umuulan ng isa pa yung solar panel namin is umabot lamang ng 200 to 300 milliampere or 0.3 amps. And ngayon, dalawa na yung solar panel, kaya kung makapapansin natin is malakas na yung kanyang current. And dati nung isa pa yung solar panel namin is umaabot lamang ng 1 ampere kapag tuwing katanghalian. And kapag hindi na, is bumababa na siya. So dati madalang umabot ng 1 ampere kapag ang sikat ng araw ay hindi gaanong matingkad. Yan, katulad ngayon, umabot na siya ng 1.39 and medyo lumalakas yung sikat ng araw. And may chance pa na ubabad siya ng 2 ampere pataas kapag katingkadan. And dito kasi is medyo umuulan kaya hindi gaano malakas yung current niya. So ngayon, mas mabilis nang ma-full charge itong aking 16 ampere hour battery. So dati kapag nalulubot siya, inaabot siya ng maghapon bago ma-full charge kapag malakas yung sikat ng araw. So ngayon, possible na mas mabilis siyang ma-full charge or mga kalahating araw lang is mas mabilis na siyang ma-full charge. And mas marami pa akong may i-charge na mga devices and magagamit ko na rin ang inverter kahit umaga. Ayan, kung makita nyo is nagdagdag na siya, mas mabilis siya talagang mag-add ng power kapag double yung ating solar panel. So all in all, meron akong dalawang 20 watts na solar panel. Ibig sabihin yun is 40 watts na solar panel. And next time is bibili na rin ako ng panibagong solar charge controller na MPPT pag nagka-budget para mas maganda yung aking charging conversion. So by the way, hindi nga pala ako sure kung meron pang 20 watts na solar panel ngayon. Kasi may nag-comment sa ating comment section na wala na daw yung 12 volts na solar panel. Ang nakalagay na doon is yung 6 volts. So kung gusto nyo bumili or kung gusto nyo i-check yung availability ng mga products, is ilalagay ko yung link sa ating comment sa ating description box below para mas mabilis nyo siyang mahanap. So that's all muna for today's video. Kapag dumating na yung mga in-orders ko, is magagawa na lang ako ng panibagong videos. So thank you for watching.